Isa ka ba sa mga naniniwala patungkol kay Antichrist na maghahari sa buong mundo? Siya ba talaga ay totoo o isa lamang kathang isip o sadyang mali lang talaga ang pagbigay ng impormasyon patungkol sa kanya? Halika, samahan mo ako, pag-usapan natin yan. Sino nga ba talaga ang Antichrist? Sino nga ba talaga siya? Kasi karamihan naniniwala na siya ay maghahari sa buong sanlibutan. So may isang Antichrist na maghahari. Tanong. Ang tanong, sino sa kanila ang maghahari? Naisip mo ba yan, kapatid? Kasi sabi dito sa Biblia, babasahin po natin sa 1 John chapter 2 verse 18. Babasahin po natin. Sabi dito, mumunting mga anak, ito ang huling oras. At gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo, kahit ngayon ay lumitaw ang maraming ng Antikristo. Kaya nga, nalalaman natin na ito na ang huling oras. Narinig mo ba yan, kapatid? Sabi sa Biblia, sabi dito, kahit ngayon ay lumitaw ang marami ng Antikristo. Kaya, ang tanong, sino sa kanila ang maghahari? So, lilinawin po natin ito, mga kaibigan. As what I have said earlier, na sadyang mali lang po talaga ang pagbigay ng impormasyon patungkol dito. Dahil po kasi Antichrist ang ginagamit nila na pangalan. O Antichrist ang ginagamit nila sa pagpapahayag sa mga tao. Malilito po tayo talaga niyan, mga kaibigan. Kung sino sa kanila ang maghahari, o kaya'y silang lahat ang maghahari. So, unbiblical na po yan. So, napaka malaking mali po yan. Napakamalaking mali ang pagkaintindi dito. Ito po ang dapat. So, babasahin po natin dito sa 2 Thessalonica chapter 2 verses 3 to 4. Huwag kayong padaya kaninuman sa anumang paraan sapagkat ito'y hindi darating maliban ng dumating mula ang pagtaliwakas at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan, na sumasalangsang
at nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Diyos o sinasamba. Ano pat siya'y nauupo sa templo ng Diyos na siya'y nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad sa Diyos. Basahin po natin sa Ingles. Let no man deceive you by any means, for that day shall not come, except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition, who opposite and exalted himself above all that is called God, or that is worship, so that he, as God seated in the temple of God, showing himself that he is God. Ito po yung dapat. Hindi po tayo dapat. Dapat hindi Antichrist ang pagkaintindi nito. Kaibigan, hindi dapat Antichrist ang pagkaintindi nito. It's very clear na ang sinabi dito, man of sin be revealed. Man of sin be revealed. Taong mahayag ang taong makasalanan. At siya po ay nagmamataas tulad ng Diyos na sinasamba. So dapat ulitin ko, ang pagkaintindi dito dapat hindi Antichrist, kundi man of sin be revealed. So yun lang po, man of sin. Darating ang panahon na siya ay sasambahin ng mga tao. Dahil ito, man of sin be revealed, or man of sin na sinasabi dito sa talata, sa binabasa natin, ay siya rin yaong sasambahin doon, sasambahin na sinasabi doon sa Apokalipsis po. Sa Apokalipsis chapter 13 verse 8. Atin pong babasahin. Okay, babasahin natin. Okay, sabi dito sa Apokalipsis 13 verse 8, sabi dito, at ang lahat ng nangananahan sa lupa ay magsisamba sa kanya, na ang kani-kaniyang pangalan ay hindi nasusulat sa aklat ng buhay ng kordero na pinatay buhat ng itatag ang sanlibutan. So ito po yun, yung sinabi sa 2 Thessalonica chapter 2 verse 3 and 4 ay siya rin ang tinutukoy dito sa Book of Apocalypse chapter 13 verse 8. Walang ibang sasambahin. Kasi doon sa Thessalonica, ipinahayag na doon na siya ay parang Diyos. Siya ay uupo sa templo ng Diyos. So, ibig sabihin na yan, darating ang panahon na talagang siya po ay sasambahin ng lahat ng mga tao na nananahan dito sa mundo. Yun po, hindi po, ang pagkaintindi niyan, hindi po Antichrist. Mali po yun. Napakamalaking mali po yun. Kasi kung pag Antichrist, kaya nga sabi ko, sino sa kanila ang maghahari? Kasi lumilitaw na rin na maraming Antichrist, sino sa kanila ang maghahari doon? So napaka malaking kamalian po yun na pagkaintindi. So ulitin ko, man of sin be revealed. At siya po ay naghahayag sa kanyang sarili na siya po ay natulad ng Diyos, umupo sa templo ng Diyos at sasambahin. So, ulitin ko, sa 2 Thessalonica chapter 2 verse 3 and 4 at saka dito sa Book of Apocalypses chapter 13 verse 8, iisa lang po yun. Siya yun ang tinutukoy dito. So, hindi po Antichrist. So, mali po yun ang ipinahayag ng iba. So, yan po ang totoo. So, walang Antichrist na maghahari sa buong sanlibutan, kundi ito lang po, man of sin, pag ito ay mahayag na. Andito na nga. So
Ayun lang po. Sana po ito po ay nakapagbigay ng tulong sa iyo. Ito po ay nakabigay ng clarification sa mga lahat ng katanungan sa isip ng lahat o sa isip mo. Maraming maraming salamat sa iyong pakikinig. God bless po sa inyong lahat. God bless po sa iyo.